Sa video na to, gagamit tayo ng oscilloscope. Magtetest tayo ng crystal using oscilloscope ET120M. Ito siya. Itetest natin yung crystal kung kaya ba niya yung 32 Hz. Ngayon, ilalagay na natin yung test probe. Ika-calibrate natin. Na-calibrate na natin. Pwede na tayo mag-test. Ngayon, gagamit tayo ng oscilloscope para i-test yung crystal using this ET120M oscilloscope. Ito siya. Ngayon, ikakabit natin yung probe clip niya para i-calibrate. Click natin yung auto. So, na-calibrate na natin. Ngayon, magte-test na tayo ng crystal using this. Meron akong sample board dito para matest natin yung 32 Hz ng crystal using this oscilloscope. So, nakita na natin yung crystal. Ngayon, itetest na natin siya. Ito siya. Check na natin. Ngayon, isaset natin yung volts division ng 500 millivolts. So, naset na natin. Ngayon, yung time division, set natin ng 20 US. Time division ng 20 US. So, naset na natin yung dalawa. Ngayon, gagawin natin, lalagay natin sa AC. AC. Tapos, times 10. Ito ba? Naka times 10 siya dapat. Ngayon, yung probe clip natin, kailangan naka 10 times din para matest natin yung crystal. Ayan. So, test na natin. Dito sa pagtest na to, hindi ko na nilagay yung DC jack kasi may battery naman siya. CMOS battery. Titignan natin kung mapapalabas natin yung 32 Hz niya.
Titignan natin kung may matetest tayong 32 Hz. Yun, meron nga. May 32 Hz siya. Ayan po. Sunod naman nating video kung paano mag-test ng data sa 3 volts and 5 volts using this oscilloscope. Meron pa isang board. So, itetest ko din kung may 32 Hz to ng crystal niya. Bukod dun sa nauna sa pang board. So, ito yung crystal niya. Kung mapapansin nyo, may 32 Hz din siya. Same lang din nung nauna. Okay.